Mapagpalang araw, Kalakbay. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Andre. Nakatira dito sa lugar ng Negros. Ang nais kong ibahaging kwento sa inyo ay ang karanasan ng aking inang tawagin na lamang po natin sa pangalang Janet. Nangyari ito nung minsang dumayo sila ng kanyang mga magulang sa bahay ng kanilang kaanak sa lugar ng Leyte. Ayon sa aking ina, Kalakbay, dekada 80 nang mangyari ang karanasan niyang ito. At nung mga panahong iyon, ay hindi niya pa alam nagdadalang tao na pala siya sa panganay kong kapatid. Palaging wala sa bahay ang aking ama noon dahil sa trabaho nito. Kaya naman halos araw-araw ay nasa bahay ng kanyang mga magulang ang aking ina. Bagong mag-asawa pa lamang kasi sila ng aking ama noon. Kung kaya't dalawa lamang sila sa loob ng bahay. At kung may pasok man sa trabaho ang aking ama, ay naiiwan na lamang mag-isa ang aking ina sa bahay. Kung kaya't pumupunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang, nang sa ganun ay may makakausap siya kahit papano. Anak, nais mo bang sumama sa amin papunta sa baryo ng tiyahin ko? Tanong ng kanyang ina. Bakit ho, Nay? Ano pong okasyon? Balik na tanong niya rito. Pista kasi roon at inaya kaming pumunta sa kanila. Sayang naman kung hindi ka sasama. Mag-isa ka lang kasi rito. Wika pa ng kanyang ina. Napag-isip-isip naman ng aking ina na sa makalawang linggo pa uuwi ang aking ama. Kaya naman kapag aalis ang kanyang mga magulang, ay mahigit isang linggo siyang nga sa bahay at walang makakausap. Hindi naman kasi siya yung tipong palakaibigan sa mga kapitbahay at nakikipag-dismisan. Sumama ka na, anak. Isang linggo lang naman tayo roon sa tiyahin ko eh. Uuwi rin naman tayo kaagad. Pangungumbinsing wika ng kanyang ina. Kaya napagpa siya ng aking inang sumama na sa kanyang mga magulang. Kung kaya't ng araw na iyon, ay kagad na silang bumiyahe mula Negros patungo sa Leyte. Mahigit 14 oras ang kanilang inilaan sa pagbiyahe. At nung papasok na nga sila sa baryo ng tiyahin ng kanyang ina, ay gano'n na lamang ang pagtataka niya nang masilayan niyang tila baka kaiba ang baryong kanilang pinasukan. Hindi iyon tulad ng pangkaraniwang baryong may gaganaping pista. Iyon bang tipong sa bungad pa lamang ng baryo ay malalaman mo na talagang may gaganaping pista sa mga susunod na araw. Dahil sa mga karatula at iba't ibang mga palamuti, tanda ng pagkakaroon ng pagdiriwang sa kapistahan. Pero bagkus ay nakakabinging katahimikan ng baryong iyon ang sumalubong sa kanila. Pasado 3 ng hapon iyon. Ngunit wala man lang siyang nakikitang mga tao o batang naglalakad sa labas ng bahay. Kaya ganun na lamang talaga ang pagtataka ng aking ina. Subalit iwinaglit na lamang ng aking ina ang mga napapansin niyang iyon sa baryo habang naglalakad sila. Salipay nakipag-usap na lamang siya sa kanyang mga magulang para mawaglit ang mga napapansin kakaiba sa baryo. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay ng tiyahin ng kanyang ina. Bagya pa umano iyong nagulat nang makita silang nasa labas ng bakuran. Nagmadali naman maglakad ang tiyahin ng kanyang mga magulang papalapit sa bakuran at agad na binuksan ang gate na yari sa kawayang pinagdikit-dikit at agad na silang pinapasok. Dapat nagpasabi kayong darating dito. Eh di sana'y napasundo ko na kayo sa bungad ng baryo pa lamang. Wika ng tiyahin ng magulang ng aking ina. Ngumiti naman at nagmano sila rito kasabay ng pagwiwika nang. Ayos lang iyon, tiya. Saka ura-urada naman po ang pagpunta namin. Noong nakaraan ko pa kasi natanggap ang padala niyong sulat, nakaligtaan ko lang sagutin iyon. Kaya tinunto na lamang namin itong baryong tinitirhan niyo. Tugon ng aking lola. Siya, halina kayo. Wika pa ng tiyahin ni lola. Nang maglakad na nga sila papasok sa loob ng bahay, ay nararamdaman ng aking ina na para bang may mga matang nakatingin sa kanila. Ngunit kapag inililibot niya naman ang kanyang paningin, ay wala naman siya nakikitang mga tao. O maski isang tao man lang na nakatingin sa gawin nila. Wika pa niya sa kanyang isipan.
Marahil ay naninibago lang siya sa lugar na iyon dahil sa bagong salta pa nga lang sila. Kaya marahil ay ganoon ang kanyang nararamdaman. Ana, ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin hindi mapakali ah. Tanong ng kanyang ama. Tumango naman siya bilang pagtugon rito na ayos lamang siya. Makalipas pang ilang sandali, ay naghain na ng merienda ang tiyahin ng kanyang ina. Humingi pa ito ng paumanhin dahil hindi napaghandaan ng kanilang pagdating. Pasensya na kayo at magpapakatay pa lamang ako kay Bido ng manok para may ulamin tayo mamaya. Hindi kasi namin napaghandaan ng pagdating nyo, kaya itong buko at tinapay na muna ang kainin nyo. Nako, Tia Loring, nag-abala pa ho kayo. Busog pa naman po kami. Wika ni Lola sa kanyang tiyahin. Hay sus, ano ba naman kayo? Mga bisita ko kayo rito, kaya tama lang na estimahin ko kayo. Kaya sige na at huwag na kayong mahiya at magsipagmerienda na kayo. May iwan ko na muna kayo at tutungo lang ako sa likod ng bahay para tingnan ang pinapakuluan tubig. Wika ng tiyahin ni Lola. Sa paglipas ng mga oras kalakbay, ay sumapit na ang takip silim. Ayon sa kwento ng aking ina kalakbay, nagulat umano siya dahil halos magkanda ugaga na sa pagsara ng mga bintana at pintuan ang tiyuhin at tiyahin ng kanyang ina. Maging ang kanyang mga magulang rin ay nagtaka sa ginagawa ng dalawang matanda. Kaya naman noong matapos na magsara ang mga ito, ay nagtanong ang kanyang ama kung bakit tila ganun na lamang kung kumilos ang dalawang matanda. Animoy may kinatatakutang tao't iniiwasan. Sandali namang nagkatinginan ng mag-asawa. Pagkatapos ay nagwika si Tiyang Lori ng, "Mamaya na namin ikukwento sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagmamadali namin magsara. Mas mabuting kumain na muna tayo habang mainit-init pa ang sabaw ng manok na may papaya." Habang kumakain nga sila, ay tahimik lamang silang lahat at tipong nagpapakiramdaman sa isa't isa kung sino ang una magsasalita. Subalit natapos na lamang silang kumain, ni isa ay walang nagtangkang magtanong muli sa mag-asawa. Noong sama-sama na silang nakaupo sa bulwagan at nagkukwentuhan, ay bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na lagabog sa bubungan at lumagapak iyon sa lupa at nagsanhi ng panandali ang pagyanig ng bahay. Nakarinig na rin sila ng huli ng tiktik sa paligid at mga angil ng pusang aakalain mo na mga pusang lalaki nag-aagawan ng pusang babae. "Tiya, ano po yung ingay na yon?" Tanong ng kanyang ina at sandali pa itong napatayo mula sa pagkakaupo dahil sa pagkagulat. Sumenyas naman ang matanda at nagwikang huwag munang maingay. Habang ang tiyuin si Mang Celso naman ay nagmamadaling tinungo ang kusina. Pagkalipas ng ilang sandali ay may bitbit na itong itak at buntot ng paging nasa kanang kamay. "Respetuhin nyo naman sana ang mga bisita namin. Hindi kami nangailam sa mga pinaggagawa nyo. Kaya sana'y rumispeto kayo nang sa ganon ay hindi tayo magkagulo." Sigaw ng tiyuhin ng kanyang ina habang naglalakad ito patungo sa pintuan. Ilang sandali pa ay natigil na ang mga pag-angil sa labas ng bahay kung kaya't bumalik na sa pagkakaupo ang mag-asawa. "Tiya, ano ho ba talaga ang mga ingay na iyon?" Muling tanong ng kanyang ina. "Gawa ng mga aswang ang ingay na naririnig nyo." Panimulang wika ng matandang tiyahin ni Aling Loring. "Aswang ho?" Bulalas na tanong ng kanyang ama. "Oo, pinamumugaran nga ng mga aswang itong baryong tinitira namin. Ewan ko ba, dati naman wala ang mga iyon. Pero nitong mga nakaraang taon lamang, simula nang may mag-anak na naninirahan dito, doon na nagsimula ang kababalaghan na hindi namin maipaliwanag. Hanggang sa nakumpirma na nga namin na mga aswang ang mag-anak na lumipat dito." "Teka lang po, bakit hindi nyo sabihin sa punong barangay o kaya na may paalisin ng mga iyon?" Tanong ng ama ng aking ina. "Ilang beses na naming ipinaabot sa punong barangay ang problema namin. Ngunit hindi man lang kami pinapakinggan. Dahil hindi naman raw totoo ang mga aswang at wala kaming ebidensya." Tugon ng tiyahin ni Lolo.
Dagdag pang wika ng tiyahin ni Lolo. Kaya nga kahit na may darating na kapistahan sa baryo ng mga ito, ay walang nangangahas na maglagay ng mga dekorasyon sa kanilang baryo. Dahil batid nila na kapag may mga taga-ibang baryo ang dumayo, ay paniguradong magkakaroon na naman ng kababalaghan. Tulad na lang noong huling nagkaroon ng kasiyahan. May mga dumayong nawala at hindi na nakita kailanman. Kaya simula noon ay itinigil na ang mga kasiyahan. Bagkusay ang mga magkakamag-anak na lamang ang tanging iniimbita ng kanilang mga kapitbahay. Sa kadahilan ng hindi naman umano ng bibiktima ang mga aswang ng mga kamag-anak ng kapitbahay. Magkaganoon man kalakbay, ay hindi naging panatag si Lolo sa sinabi ng kanyang tiyahin at tiyo. Kinabukasan noon kalakbay, habang naglalakad ang aking ina sa daanan kasama si Lola, ay hindi niya maiwasang mailang. Dahil sa matalim na pagkakatitig sa kanya ng babaeng nakatayo sa di kalayuan. Medyo may pagkakulot ang buhok nito na aabot hanggang puwitan. At nakabestida ito ng puting kasuotan hanggang tuhod ang haba. Kakaiba rin ang pagkakatitig nito kung kaya't hindi mapakali ang aking ina. Bigla niya tuloy na alala nung araw na dumating sila ng kanyang mga magulang sa baryong iyon. Ganoon na ganoon kasi ang nararamdaman niya na nakatitig sa kanya noong dumating sila. Inay, napansin niyo po ba yung babaeng nasa tawid ng daan na namarahan naglalakad? Kakaiba kasi kung makatingin sa atin eh. Tanong ng aking ina kay Lola habang patuloy silang naglalakad. Tumingin naman si Lola sa gawi kung saan itinuro ng aking ina ang babae. Subalit laking pagtataka niya dahil wala na yung babae doon. Kaya nagpalingali nga siya para hanapin ang babae kung saan iyon sumuot. Ngunit wala na talagang nakitang babaeng naglalakad ang aking ina. Bagkus ay napansin niyang sila lamang ni Lola ang nasa labas ng bahay. Hay naku anak, baka naman nagugutom ka lang. Kaya kung sino-sino na ang nakikita mo. Tara na at bilisan natin maglakad para makabalik na tayo sa bahay ni Tiyang. Wika pa ni Lola. Hindi pa naman po ako nagugutom, Nay. Talagang nakita ko kanina ang babae. Paniniguradong wika ni ina kay Lola. Baka naman namamalik mata ka lang, anak. Wika muli ni Lola. Hindi na lamang kumibo ang aking ina dahil nababatid niya sa kanyang sarili na nakita niya talaga ang babae at hindi siya nagkakamali o kaya'y namamalik mata lang. Makalipas pa ang ilang minuto ay ganun na lamang ang kanyang gulat nang kamuntikan niya ng masagi ang babaeng nakita niya kanina. Pero sa pagkakataong iyon kalakbay, ay nasa harapan niya na ang babae at matalim na nakatitig sa kanyang tiyana. Habang si Lola naman ay nauna ng maglakad. Buntis ka. Ang bango-bango mo naman. Akin na lang yan ha. Nakangising wika ng babae at nakatuon pa rin ang pansin sa tiyan ng aking ina. Agad naman napahawak ang aking ina sa kanyang tiyan at pakiramdam niya ay bigla na lamang pumitik ng 3 beses ang kanyang puson. Kaya ganun na lamang kalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pero noong akmangahawakan na sana ng babae ang kanyang tiyan, ay bigla naman tinabig ni Lola ang kamay ng babae at nagtanong nang, "Teka sandali, sino ka ba at bakit mo hahawakan ang tiyan ng anak ko?" Kaagad naman bumaling kay Lola ang babae at masamang tinitigan. Pagkatapos ay kaagad na nagmamadaling maglakad palayo. Buisit na babaeng yun. Ni hindi nga natin kakilala. Tapos hahawakan na lang bigla ang tiyan mo. Wika ni Lola sa aking ina. Hindi naman makapagsalita ang aking ina dahil sa malakas pa rin ang kabang nararamdaman niya. Umuwi na tayo. Pag-aayang wika ni Lola at agad na siyang hinatak para maglakad na pabalik. Sa paglipas ng mga oras ay naging maayos naman at nawala na ang kanyang kabang nararamdaman. Hanggang sa sumapit na ang gabit nagkakasiyahan na sila. Habang nagkakasiyahan sila ay nakaramdam ng pagkahilo ang aking ina kung kaya't nagpaalam siya magpapahinga na muna sa kwarto. Pakiramdam niya kasi ay parang lalagnatin siya
Mainit ang kanyang paghinga at nanlalata ang buong katawan. Kaagad naman tumangos sina lolo at lola at sinabing bumalik na lamang siya sa bulwagan kapag maayos na ang kanyang pakiramdam. Sige po inay, ipagpapahinga ko lang po muna itong katawan ko. At baka napagod lang kasi ako kanina sa ginawa natin. Wika ni inay kay lola at tapos ay kaagad na siyang pumanik sa kwarto. Noong nasa loob na siya ng kwarto, ay kaagad na siyang nahigat pinipilit ng makatulog. Hindi nga naglaon ay tuluyan na siyang nahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Pero bigla na lamang naalimpungatan ng aking ina nang makarinig siya ng kaguluhan sa labas ng kwarto. Pagkatingin niya sa pintuan ay bukas na iyon. Tanda na may pumasok na tao dahil kanina bago siya matulog ay isinara niya iyon. Noong ako mababango na sana ang aking ina, ay napangiwi siya ng bahagya dahil sa mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Pero kahit ganun pa man, ay pinilit niya pa rin makatayo at tinignan kung ano ang nangyayari sa labas at bakit nagkakagulo ang mga tao. Hintik, hanapin niyo ang aswang! Huwag niyong hayaang makatakas! Rinig niyang sigaw ng kanyang ama. Nakita niyang may hawak na bagakay ito at mabilis nang lumabas ng bahay. Kasunod noon ay antiyuhin ni lolo at lola. Nay, ano ho bang nangyayari? Tanong ni nanay kay lola. Diyos me, mabuti na lamang talaga at pinuntahan kita sa kwarto. Dahil kung hindi baka napaano ka na anak. Bulalas na wika ng kanyang ina nang makalapit siya rito. Tinanong niya naman ulit kung ano ang nangyayari dahil sa naguguluhan siya sa mga pinagsasasabi ng kanyang ina. Dahan-dahan namang ipinaliwanag ng kanyang ina ang mga nangyari at kung ano ang naabutan nito sa kwarto habang tulog si nanay. Ayon nga kay lola, pagkabukas na pagkabukas nito ng pintuan ng kwarto, ay bumungad rito ang napakalaking pusang kulay itim. Nagbabaga ang mga mata at marahang gumagapang papalapit sa tiyan ng aking ina. Noong unay ang buong akala ni lola ay simpleng pusa lamang iyon. Kaya hinayaan na lamang. Subalit napansin ni lola na may mga matatalim na mga ngipin ang nagsisilabasan at nagsipagtayuan ng mga balahibo nito. Kakaiba rin ang haba ng mga paa ng pusa dahil mas mataas pa ang mga paa nito sa hulihang bahagi kaysa sa unahan at para iyong nakatuwad kapag nakatayo. Kaya naman noong binugaw ni lola iyon ay bigla na lamang umangil ng napakalakas at kasabay noon ay ang paghuni ng wakwak. Kaagad namang narinig iyon ng mga nagkakasiyahan sa sala. Kaya sabay-sabay ang mga itong tumakbo papalapit sa kwarto. Subalit sa isang iglap lang, ay mabilis na nakatalon sa bintanang nakaawang ang pusa at kumaripas ng takbo patungo sa kagubatan. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay nagsipagbalikan na ang mga taong humahabol sa aswang. Nakita niyang may dugo pang nakadikit sa dulo ng bagakay na hawak ng kanyang ama. Itay, ano pong nangyari? Napatay niyo po ba yung aswang? Kaagad na tanong ng aking ina kay lolo. Umiling naman ito at sinabing hindi niya napatay ang aswang. Subalit huwag umano silang mag-alala dahil nasugatan niya naman iyon sa pamamagitan ng bagakay na bitbit niya. Kaya malamang sa malamang ay makikita talaga kinaumagahan kung sino ang aswang sa baryong iyon. Sinabi naman ng isa pang kumpare ng tiyuhin ng kanyang inang kainuman na kahit anong gawin pang gagamot ng aswang na iyon ay hindi na iyon gagaling pa hanggang sa unti-unti ng kakalatang laso ng punyal na itinarak nito sa aswang bago makatakas. Kinabukasan nga kalakbay ay agad na pinuntahan ng aking ina at ng kanyang mga magulang at tiyuhin ang taong pinaghihinalaan nilang aswang noong nakaraang gabi. Hindi nga sila nagkamali kalakbay dahil noong pagpanhik pa lamang nila sa bahay ay bigla na lamang umatungal ng napakalakas ang kung sino mang nilalang na nasa loob noon. At sakto nga nabungaran nila ang babaeng nakahandusay sa sahig at wala ng buhay. Nanlaki pa ang mga mata ni nanay dahil iyon ang babaeng nakasalubong niya noong nakaraan at nagwikang buntis siya. Sinabi naman ang tiyuhin ng kanyang ina na marahil ay ginamitan siya ng orasyon ng aswang upang hindi magising
habang pinagbabalakang biktimain siya nito. Nang araw ding iyon kalakbay, ay hinatid na sila sa sakayang pabalik sa kanilang lugar. Pinabaunan rin sila ng maraming pagkain at humingi ng pasensya ang tiyuhin at tiyahin ni Lola at Lolo. Dahil imbis na magsaya sila ng araw na iyon dahil sa kapistahan, ay minaiging pinauwi na lamang sila sapagkat baka malaman ng kaanak ng namatay na sila ang salarin ng pagkamatay ng isa sa mga kaanak ng aswang. Pagkarating naman nila sa Negros ay nakumpirma ng aking inang buntis siya. Mabuti na lamang kalakbay at walang masamang nangyari sa kanyang ipinagbubuntis noon. At kumpleto ang parte ng katawan ng sanggol nang iluwal niya iyon.